Hello, live na po tayo. Hala, wait a minute. Ba't ganyan? Dodong, ayan. Yan na. Hello. Teka, masyado nakayoko. Hello po. Live na tayo. Sure ako dyan. Apay lakay. Alright. Ala, ayan na. Ay, ano na. Alright, guys. Hello, nandiyan pastor dyan namin. Pastor anak namin. Andiyan. Sino pa nandyan? Kailangan po nating maging kabahagi o katauhan, kamalayan ng pangyayari na ito. Kung kapos tayo sa pinag-aralan sa school, kapos tayo sa karunungan tao lamang, guys, sana pakinggan natin ito. Dahil hindi po kayang daigin ng kaalaman ng paralan. Hindi masama po dahil kailangan din niya ng society. Pero hindi kaya ng mapapag-aralan natin sa school ang mga pangyayari sa kapaligiran. Katulad halimbawa ng, itong Omicron COVID dito sa amin sa Western Australia, nagbago naman statement ni Premier. Magbubukas sana siya sa February 5 na lahat ng mga kapit na yon ay makalabas-pasok na dito sa Western Australia. Kasi dito sa amin, lalo na dito sa kung saan ako naririto, wala ho kahit isang COVID dito. Kaya naglalakad mga tao rito walang mask. No, mayroon pa rin kaming every Friday, Saturday evening at gabi-gabi may bar dito. Wala dito yung pag nagmask ka dito, magtataka ang tao sa'yo. Wala dito yung ganyan. Pero kami ang may pinakamaraming barko pumapasok dito sa buong Australia. Kami ang may pinakamaraming foreigners dito na mga barko. So kami naman, katulad ng trabaho ko, kami ang sinasabing frontliners. No? Kaya pag umakit kami sa barko, naka-mask kami. Ganun lang, doon sa barko. Kasi iba ang kanilang pinanggalingan. Pero dito, wala. Okay lang kami dito. So sana, kaso ang tao, napupunahan nyo ba yung mga dalubhasa, kahit na alam na nila na ang kalaban ay hindi tao lamang,
Pero ayaw nila lumabas doon sa kanilang kaalaman, sa kanilang kamalayan na ang COVID, Omicron, ay kaya ng mga virus, antivirus. Mga artista, mayayaman, ayan, mag-asawa, pati anak nila, naka-isolate. Pero naturukan sila ng anti-vaccine. Pero kung tuturuan natin sila itong turo natin, eh, wala silang panahon. Kasi mayayaman naman sila, matatalino. Eh, paano kung ikaw, wala ka pinag-aralan? Wala ka rin pera? Paano mo mapagtagumpayan ang kasalukuyang sitwasyon? Kaya antayin-tayin natin, mayroong isa. So, sayang naman kung hindi nyo marinig ito, paano maging anointed? Dito sa mundong nakikita, tanging anointed one ang katauhan na kung saan nanginginig ang lahat ng hukbo ng Diablo. Ulitin ko ha. Sa mundong nakikita, tanging ang katauhan ng anointed one. Tangi, walang iba. Ang nangangatog ang lahat ng virus, sakit, kahirapan, kamatayan, magnanakaw, mangwawasa. Buong hukbo ng Diablo. Nangangatog sila pag nandyan ang anointed one. Tayo-tayo natin, dalawa lang nakapanood eh. Imbitahan nyo naman ang inyong mga kamag-ana. Sayang naman. Saglit lang naman to kung talagang iksiyan natin. Eh kung busy pa rin ang karamihan, wala pa rin sila. Si Jesus po, hindi pumunta sa mundo para po magtatag ng reliyon. Hindi rin siya dumating sa mundo para magkaroon ng Kristiyanismo. Ulitin ko ha. Hindi dumating si Jesus sa mundo para magkaroon ng Kristiyanismo. Kaya pag sinabi mong Kristiyano ka, akala mo okay ka na. Na, 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 na. Na! Ilan ng Kristiyano tinumba ni COVID? Ilang Kristiyano na winasak ng disgrasya, sakit, kalamidad. Oh, guys, makinig kayo. Please, makinig. Mga leaders, sana kayo. Nakakalungkot. Akala natin, makuha natin sa salisalita ng greater truth. Na, kailan makuha natin sikreto na ito? Kaya nang makuha natin? Nasaan na sila mga masusugid na mga preachers ng greater truth? Nasaan na? Bagay, baka hindi nila alam na 6 o'clock may live tayo. O bagay, mag-replay na lang sila. Sayang mo sa kanila, kung di kayo umabot, mag-replay kayo. Dahil sayang ito. Mula mismo sa puso ng anointed one itong pahayag na ito, baka hindi ninyo na hindi nyo mapapakinggan siguro sa iba. Kung nireveal sa atin, nireveal sa kanila kung pakinggan nila. Nireveal sa atin, nireveal sa lahat kung pakinggan ng lahat. Gusto ko maalaman natin. Punta tayo sa Genesis chapter 3 para malaman natin ha. Chapter 2, Genesis. Para lang mayroon tayong knowledge, mayroon tayong kung baga kaalaman, bakit ganun? Dito sa Genesis chapter 2, verse 25, sa huling talata ng chapter 2, may mababasa ka. Genesis chapter 2, 25, ang sabi, at sila'y kapwa hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa. Take note, si Adan ito at saka si Eva. Tinawag ng Diyos
na asawa ni Adan si Eva. At sila hindi nagkakahiyaan. At sila kapwa hubad, ang lalaki at kanyang asawa, at sila hindi nagkakahiyaan. Okay? Chapter 3. Kinabayan sila ng Diyos sa chapter 2 na huwag kainin ang buwang kahoy niya. Chapter 3, kung sisitasin mo, but silipin mo sa magnifying glass, may masisilip ka. Verse 6 tayo magsimula ng chapter 3 ng Genesis. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Magpapantas. Yan ang tingin ni Eva. Maging matalino ka. Ay pumitas siya ng bunga niya on at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. May nabasa ka ba na itong asawa niya si Adan nagsabi man lang niya na, naku darling, naku love, naku mami, wow, pinagbawal yan. Wala, di ba? So yung may masisilip ka. Kasi si Eva, ayon dyan sa ating aklat ay nagsisimbolo ng ating puso. Si Adan, nagsisimbolo ng ating espiritu. So kapag ang puso na nagdesisyon, ang espiritu mo, banal man yan, wala siyang magawa. Pag si Eva na nagdesisyon kumain, ikaw, espiritu na banal, wala kang magawa. Okay? Kasi ang puso sa mundong ito, ang puso ang nasusunod. Siya ang daluyan ng buhay. Masama man o mabuti, siya pa rin. Pag hindi na desisyon ng puso, wala magawa ang espiritu. Kaya lahat ng espiritu, masama o mabuti, dadaan mo na siya kay Eva o sa puso. Okay? Ikaw at ako ito, lalaki, babae. Verse 7, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumapi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. May nagsabi ba sa kanila na sila'y hubad? Dadalawa lang naman sila. May nagsabi sa kanila, uy, Adan, Eva, kaya yan naman kayo, oh, hubad kayo. Wala naman eh. Nadilat ka po ang kanilang mga mata. Nag-guess niyo ba? Okay. Meron tayong babasahin, ito unang Adan, na pangyayari sa ikalawang Adan naman, o huling Adan. Makinig mabuti, pakiusap, makinig. Gusto niyo nating managumpay sa buhay? Very simple. Very simple. Kung sana may focus lang tayo. Kung sana mapakinggan lang natin. May pinag-aralan ka o wala. Maganda ka man o pangit. Mahirap ka man o mayaman. Walang kaproblema. Napakadali. Nabasa natin ang unang Adan. Walang nagsabi sa kanila. Nalaman nila. Basta, nalaman nila na sila'y huban at sila'y takip. Natakot sila. Kung susundan mo yun, natakot. Nagtanong pa ang Panginoon, saan ka? Sino nagsabi siyong hubad ka? Wala nagsabi sa kanila. Dadalawa lang sila sa mundo eh. Tingnan natin naman sa ang huling Adan. Unang Adan yan, ha? Ang huling Adan naman. Okay? Punta natin yung Mateo muna, 27. Sa aklat ng Mateo, 27. Gusto ko may masilip tayong mabuti. Pakinggan nyo, pag hindi nyo mag-gets, paki-type agad. Paki-ulit, daddy, paki-ulit. 27 verse 46.
Basta, basahin nyo lang ito pag may time kayo. Pero paliwanag ko itong 46, verse 46. Nag-share si Japson, pero nanya ka ba, Jap? Sinier mo yung live ko, tapos hindi ka makikinig. Ha? Nandiyan ka ba? Minsan, alam mo yung espiritu ng mandaraya, manlilin lang. Gagawin niya tayong reliyosa. Pero wala tayong naririnig. Mag-umingat, pakiusap. Wala na tayong pinag-aralan, wala tayong hanap buhay, wala tayong pera, wala tayong kamag-anak mayaman. Tapos, mamatay ka na mahirap? Kristiyano ang tawag sa'yo. Anong size na pagiging Kristiyano? Mang-hold up na lang tayo ng bangko. Pwede ba? Pag namatay naman tayo, punta tayo sa langit eh. Magpapaka-Kristiyano tayo, pabanal-banal. Nangagugutom ang pamilya natin. Anong saysay na yung pag-Kristiyano sinasabi? Si Jesus hindi pumunta sa mundo para magtatag ng Kristiyanismo. Ulitin ko ha. Hindi pumunta si Jesus sa mundo para magtatag ng Kristiyanismo, ng reliyon, ng sekta. Bakit dumating si Jesus sa mundo? Bakit? Upang bigyan tayo ng Zoe, buhay Diyos. Yan ang dahilan kaya siya dumating sa mundo. Pero kung pagkakilala natin sa buhay Diyos Kristya Kristiyanuhan, wala tayong kasing kaawa-awa. Maraming bawal ang Kristiyano. Ang dating na-enjoy mo, hindi mo na na-enjoy ngayon. Hindi mo na nagagawa. Bakit? Eh ano na lang sabihin ng tao? Yan ang Kristiyanismo sa mundo. Ano ang sabihin ng tao? Dito sa lagi, hanggat ako ang nagtuturo, kapatid, wala akong pakialam sa sabihin ng tao. Sisigawin kita kung kailan ko sumigaw. Sasapakin kita kung kailan ko sapakin ka. Yan ang Kristiyanismo. Alright, nandiyan na kaya. Makinig mabuti. Makinig, makinig, makinig. Nabasa na natin ang Unang Adan, wala nagsabi sa kanila, nalaman nilang hubad sila. Ibig sabihin, may sin consciousness. May kamalian ng kasalanan agad. Wala naman nagsabi sa kanila, alam ka agad nila, may kasalanan, makasalanan sila. Alright? Dito naman sa Mateo 27:46, nung nakapako si Jesus sa krus, ganito ang sinabi niya. At nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Jesus ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag niya ang kanyang ama na Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan? Tingnan mo kung may nagsabi kay Jesus na pinabayaan siya ng Diyos. Kung sisilipin mo ng magnifying glass, may masisilip ka. Noong oras na yon, ayon sa sinabi sa unang Pedro 2:24, nung kinuha ni Jesus ang ating kasalanan at pagsasalansang, matik! Naging kamalayan niya ang kasalanan. Kaya for the first time, tinawag niya ang kanyang ama, Diyos ko, Diyos ko. Now, tigil tayo dyan. Dalawang adan. Tanungin ko si Ate Joymy. Ang tatay mo ay hukom, judge, dyan sa tansa.
regional trial court. Lahat, kung saan magpunta tatay mo, saan man siya naroon, sa korte man niya, o sa labas ng korte niya, tawag sa kanya, ay, Judge, good morning po. Ganang hapon po, Judge. Kagalang-galang na hukom. Kumusta na po kayo? Ganyan, di ba? Pag-uwi ng tatay mo, kaharap mo siya kayong dalawa lang. Anak kanya. Tatawagin mo ba siya? Kagalang-galang na hukom. Judge, mano po. O tatawagin mo siyang daddy, papa o tatay. Ang tatay mo ay mayor. Baguhin natin. Buong bayan, pag nakita siya, nakasalubong siya, ay mayor, magandang gabi, magandang hapon, magandang araw. Okay? Ikaw rin, pag kinakausap mong publiko, alam nyo po, ang mayor natin ay ganito, ganon, ating buting mayor ay ganito. Ikaw kasi ang takapagsalita niya minsan. Okay. Pag-uwi nyo sa bahay, may kailangan ka. Kailangan mo ng bagong laptop, bagong kotse, luma na kotse mo, ayaw mo na nun. Maglulumod ka sa harapan ng iyong mayor at sabi mo, mahal na mayor, kagalang-galang na mayor. Please, karag-karag na ang kotse ko. Pakibili mo naman ako. O kakandong ka sa kanya at ilikhalika, sabi na naman ng ni Mayor, may kailangan na naman itong anak mo. Sabi sa mami mo, ito may kailangan na naman ito. Itong asta na ito, may kailangan ito. Uy, kung naman, daddy. Alam mo naman eh. Anong alam? Malay ko doon. Di ba ang kotse ko? Buwan-buwan na lang pinagagawa. Oh, teka, teka, teka. Ano na nga bang year mo sa college? Next year, mag-graduate na ako, daddy. May doktor ka na. Ito, nakakandong ka, yakap-yakap ka. Yeah. Sige na, mami. Ano ba? Tama na ba ito yata sa'yo? Ayoko nun. Bakit? Ikaw lang naman isa. Minsan may mga barkada ako, no? Minsan may mga friends ako. Ano nga gusto mo? Malaki-laki naman. Ano nga? SUV. O sige, i-order mo nga ito. Sige na, okay na. Order mo nga ito ng Suzuki. Naku, ayoko na yan, daddy. Ayoko na ganyan. Yung anak ng konsyel eh. Bakit? Ano kotse niya? Anak lang ng konsyel eh. Naka ganun eh. Land Cruiser eh. Pambira ko naman. Tama na yung anak. Tama na yun. O sige, ano na lang. Okay. Yung ano na lang, Ford. Ganun na lang. O sige. Yan, gusto ko yan. Ah, dalaga ka. Pero ang kotse mo pang macho. Yung Ford, ano ba yun? Sikat ngayon? Tatawagin mo ba siyang mayor? Alam mo yung kamalayang makasalanan. Iwan ko kung na-realize natin. Kayo na lang dalawa ng papa mo, ng tatay mo nag-uusap, pero kung makipagluhod ka sa kanya, mahal na Diyos, kagalang-galang na Diyos, kataas-taas ang Diyos. Eh, tatay mo yon. Ama mo! Pero noong matik na may kamalayan si Kristo, kinuha niyang buong sanglibutan na kasalanan. Matik din. Wala nagsabi sa kanya na pinabayaan siya. Katulad na nangyari sa unang Adan. Walang nagsabi sa kanya na hubad siya. Kay Jesus, nung inangkin niya ang lahat ng kasalanan ng sanglibutan, sa oras na yon, si Jesus, pinakamakasalanan sa buong mundo. The buong mundo na kasalanan, tinanggap niya, tinangay niya. Kaya matik sa kanyang kamalayan na pinabayaan siya. Tinalikuran siya ng kanyang ama. Hindi na ama tawag sa kanya. Ang tawag niya sa kanyang ama, Diyos ko. Yes, God.
Ang sikreto ng anointed one, simple lang, kapatid. Maging kamalayan natin sana na ang Ama, ang Diyos na kataas-taasan, ay tatay mo. Pag nag-uusap kayo, tatay ang anak ang magkaharap. Hindi tao at Diyos. Kaya minsan, lagnat lang, hindi natin mapagaling. Dahil kung makipag-usap naman tayo sa tatay natin, kagalang-galang na huko. Mawa na po kayo. Simple lang ang buhay, anak ng Diyos, kapatid. Anak at ama lang. Pakinggan natin. Doon tayo sa usapang ama at anak. Okay? Tingnan natin. Marcos 14. Maging kamalayan natin ito at magugulat ka maging anino mo. Kinagigimbal ng hukbo ng Diablo. Buong hukbo ng Diablo pag nandyan ang anino mo. Anino mo palang o pawis mo, natalsikan sila. Para silang ibinulid sa impyerno. Yan ang buhay anointed one. Mark, aklat ni Marcos. Chapter 14. Diyan kayo? Kung may time kayo, basahin nyo sana ito. Nagbabasa pa kayo ng Bible? O dito lang kayo nakikinig. Si Jesus ito. Bago siya ipako, hindi pa niya tinanggap ang kasalanan ng buong sanglibutan. Tingin mo ang usapan nila sa verse 36. Sa King James, basahin ko ha. Ito usapan ng ama at anak. And he said, Abba, Daddy! Hindi niya sinabing Diyos ko. Abba! Sa Greek, baba. Baba mo. Ama ko. Sa English, Abba. Sinulat nila. Pero itong Abba na ito, ito ay, well, sa Greek, Abba. Pero sa ngayon, New Greek, baba. Ibig sabihin, ama. Or father. Kinausap niya ang ama bago siya ipako. Eh, kitang-kita niya kung gaano kahirap ipako ang sakong. Di bali ito eh, okay lang eh. Yung sakong mo, dudurugin ng pakong malaki. Dahil alam niya yung Genesis chapter 3, yung sabi sa oras na kinagat mo ang sakong ng anak ng babae, dudurugin niyang ulo mo, sabi si serpente. Sabi kay Satanas, sa oras na pinako mo ang sakong ng anak ng babae, durog ang ulo mo. Durog ang kaisipan mo sa kaisipan ng lahat ng tumanggap ng buhay Diyos na si Kristo. Abba! Father! Daddy, yan ang anointed one. Paano? Romans chapter 8, verse 15. Sa Roma na ito. Sana mag-gets nyo guys, mag-gets nyo.
Huwag mo tawag-tawagin ang Diyos na Papa o Ama. Kung akala mo sunod-sunod ka lang sa nagsasabi na sila ay tatay nila Diyos o Ama. No. Yung anak ni Duterte, karamihan tumatawag kay Duterte, Tatay Digong. Aray, Tatay Digong. So, malayo yun, dami, tumalakad si Digong. Tatay Digong! Tatay! Okay lang sa kanya yan. Ay, hello. Pero pag ang bunso na anak ni Digong, ano ang pangalan ng dalagita? Pag-uwi niya dun sa bahay, nagdadabog. O, bakit anak? Bakit? Tatay! Sabi mo, alas 6 ka darating? Anong oras na to? Mag-alas 12 na? Eh, naku anak! Naku, nakalimutan ko anak! Hmm? Ayaw mo na? O, dadabog. Kinangako siya, alas 6 siya uwi. Dahil meron silang bibilhin dun sa mall. O saan? Iyan ang relasyon na sinasabi. Iba yung tawag ng tatay ng tunay na anak. Kasi tatay-tatayin lang tawag mo sa kanya, di kanya kaano-ano. Marami sa ating religyoso sekta tumanggap ng buhay Kristo, pero hindi matanggap na sila banal. Hindi nila matanggap na lahi sila ng Diyos. Pero pag nanalangin sila, Father, pero tingnan mo, walang anointing. Walang power ng Diyos na naramdaman sa paligid nila. May napulot kaya? Tingnan mo, sa Romans 8:15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. To fear. Hindi napupunan ang marami sa atin. Nananalangin tayo sa Diyos. Oh, Diyos ko, Ama. Pero ang ugat, ang tono, ang sound wave, sabi ni Pastor Chris. Ang tono ng salita nag-uugat sa takot. Kaya tumatawag sa Ama na Ama. Punahin natin kapag tayo nanalangin. Marami sa atin, hindi ko naman pinupulaan dahil marahil hindi ninyo napagpuna. Pag nanalangin tayo sa Ama at binanggit natin in the name of Jesus Christ. Ang karamihan sa atin pananalangin halos hindi na mabanggit in Jesus name. Wala lang. Diyos ko, Ama ko, Father, ganito, in Jesus name. Tapos na. Bali, expression ang Jesus name. Pag ganyan ka kapat, walang anointing na dadaloy sa'yo. Please, pag sinabi mo in Jesus' name, ikaw ang nakikitang Ama. Kaya wag mo gawing expression in Jesus' name. Pagkausap mo ang Diyos, sisiguruin mo sa puso mo. Pag sinabi mo in Jesus' mighty name, buhay mo yun. So sa karamihan siya, nanonood ako eh. Minsan, naiiling ako eh. In Jesus' name. Kaya tingnan mo, walang anointing. Romans 8:15, for ye have not received, hindi mo natanggap ang espiritu ng pagkagapos muli upang ikaw ay magkaroon, mag-alaga ng espiritu ng takot. But ye have received the spirit of adoption. Alam mo yung adoption? Mamaya, tingnan natin ha.
whereby we cry, Abba, Daddy. Hindi ito cry-cry lang. Hindi ito sigaw-sigaw lang. Ito ang sigaw ng alam niya siya ay tunay na anak. Ang adoption, ito yung mga baby na anak na naging malago. Nakitaan ng skills. Nakitaan ng mga nakikita sa kanyang ama. Yan tawag sa kanyang adopted son. Siya ang nakapag-adapt. Siya ang nakikitaan ng katangian ng kanyang ama. Kaya tawag ng spirit of adoption. Diyos na pagkatanggap ng buhay. Kung na-adapt niya espiritu. Kaya siya ay nagsalita. Aba! Daddy, hindi. Diyos ko! Diyos ko! Matik yung pagmakasalanan ka, tawag mo sa tatay mo, Diyos ko. Matik yung kung may kamalayan ka na tatay mo na hukom. Pag nakita kayo, mahal na hukom. Judge, gandang gabi po. Tatay mo yun. Tagalog. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwa tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang sigaw na ito, kapatid, hindi sigaw reliyon, hindi sigaw reliyoso, hindi sigaw kristyanismo. Tatay mo to. Nakausap mo na ba ang Diyos? Na hindi katulad ng pag-uusap natin, pagtawag natin sa Kanya naman, nasa reliyon tayo. Again, tawag kay ninyo, sa labas si Pastor Ninyo, lahat na to, Pastor, gandang gabi po, Pastor Ninyo. Nag-usap na sila. Nasa lamesa pa lang. Tawag ba niya, Pastor Ninyo, kumain ka na. Ano sa pakiramdam ni Ninyo, sabihin sa kanya ni Jen, Pastor Ninyo, ito na po ang inyong pagkain. Ano pakiramdam ng asawa mo? Talk to me. May relasyon, wala! Masyado tayong religyoso. Tatay mo na kausap mo eh. Kayong dalawa na nag-uusap eh. Tatawagin mo pa, Diyos ko, Diyos ko. Alam mo naman kanina nangyari, Diyos ko. Tatay mo kausap, ma! Ang sabi niya, pag ikaw ay naging malagong anak, ang tawag mo sa tatay mo, Aba, Ama. Hindi siya ibang tao. Pero ito ay kamalayan, kapatid. Matik ito pag naging kamalayan mo. Pag naging kamalayan ng anak ito, matik pati anino mo. Nagniningning sa kaluwalhatian. Dahil pag sinabi mo, Aba, Ama, deklarasyon sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa na ikaw ang nakikitang ama. Ikaw ang nakikita o larawan ng hindi nakikitang Diyos. Pero kung alanganin ka sa pagkatao mo, alanganin ka sa pagiging asawa ninyo, pakain na ng dalawa, kita mo, tawag pa rin sa kanya, Pastor Ninyo, sorry ha. Sampaling kita niya sa akin ninyo. Nag-guess niyo pa? Okay, para nga maunawanan yung Galacia chapter 4. Galacia chapter 4, okay? Maiksi lang ito. Huwag natin paghabaan para mag-guess ninyo kasi pag mahaba, baka makalimutan nyo. Ito lang, Aba at Diyos ko. Okay? Pag hanggang bukas, tawag mo pa rin sa ama mo pag nag-uusap pa yung dalawa. Diyos ko, ay alam na this. Ha? Ibig sabihin makasalanan ka, likas kang makasalanan. Ha?
Galatia chapter 4. Yan na po na ano, no? Gusto mo ba maging anointed? Verse 1. Simulan tayo sa verse 1. Galatia chapter 4, verse 1. Nandiyan pa kayo? Ilan pa bang nandiyan? Wala, may lima pa. Okay. Okay. Galatia chapter 4, verse 1. Ngunit sinasabi ko, nasamantalang ang tagapagmana, tagapagmana, tagapagmana ng Diyos, ibig siya minana mo mismo, ang ama mo, ang minana mo, ang iyong buhay, ama, ang buhay, ama, ang kabuuhan ng ama, mismong minana mo. Kaya sabi sa iyo, ikaw ay Panginoon ng lahat. Okay? Ngunit sinasabi ko sa nasamantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin. Okay na, nabanggit din yung alipin kanina, di ba, sa Marcos. Bangamat siya ay Panginoon ng lahat, lahat. Wala dito exemption. Anghel, demonyo, langit, lupa, ilalim ng lupa, ikaw ang Panginoon. Bakit? Minana mo ang Diyos na ama mo. Hindi ka nagmana lang na barya-barya. Okay? Verse 2. Tatapat na sa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Okay? Hindi ikaw nagtatakda, si ama mo kung baby ka. Okay? Now, verse 3. Gayun din naman tayo, nang tayong mga bata pa, tayong nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan hanggang ngayon nagre-react tayo sa sanglibutan. Hindi tayo nag-act. Puro tayo reaksyon. Mahirap ang buhay. COVID dito, Omicron doon. Ang reaksyon natin ayon doon sa mga alipin kasi bata tayo. Pero Panginoon tayo ng lahat. Tayo ang Panginoon ni Omicron. Tayo ang Panginoon ni COVID. Pag nakita ka nangangatog, andiyan ang Panginoon ko, andiyan ang Panginoon ko. Kaya lang, pag hindi mo alam, naku, alipin ko yan. Alipin ko yan. Alipin ko yan. May Kristo nga. Panginoon nga ng lahat. Hindi mo niya alam. Narin ko ano, nag-pray yan eh. Naglulumod doon sa ama niya eh. Gaya example natin kanina. Di ba? Okay. Verse 4. Datapat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ito na, sinugo na. Tinanggap natin ang anak. Na ipinanganak ng isang babae at panganak sa ilalim ng kautusan. Upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan. Doon sa krus, tinubos niya lahat. Inangkin niya ngayong pagsasalansang at inyong lahat ng kasalanan o paging makasalanan. Upang matanggap natin ang pagkukupsup sa mga anak. Nila. Sa King James Version, maging adopted son. Ang ibig, ulitin ko ha, yung adopted son, hindi po yung katulad ng pag-unawa natin, adopted ka lang. No, mga tunay ng mga anak ito, pinanganak ng ama ito. Kaya lang sinasabing adopted son o daughter, pag sinasabing son dyan, babae lalaki ha, ang ibig sabihin, ikaw ang nakitaan ng lahat ng katangian ng iyong ama. Kaya sabi ni Jesus, pag nakita mo ako, Pilipi, nakita mo ang ama. Ba't sinasabi mo ba sa akin, pakita ko siyang ama? Hindi ka pa naniniwala? Tagal na natin nagsasama. Yan ang mga anak. Adopted son, tawag yan. Ako ang nakikita ang ama eh. Ako ang buto at laman ng ama. Ako ang kapuspusan ng ama. Anak, banal na Espiritu Santo. Ano pa problema mo? Parang ganyan. Matik yung consciousness of being. Kamalayan ng pagkatao. Kaya hindi mo matawag ang Diyos na, Diyos ko, no, ama ko yun eh. Yan ang anointed. Alright? Verse 6. At sapagkat kayong mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, sa ating mga puso, sa ating mga puso, dahil ang puso ang daluyan ng buhay at kamatayan. Na sumisigaw, Aba! Ama! Ang mga anointed one, kapatid, mga adopted sons and daughters, nakitaan ng katangian ng Ama. Kaya sila ang nakikita, larawan
ng hindi nakikitang Ama. Verse 7, ano pat hindi ka na alipin kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamagitan ng Diyos. Sa King James Version, verse 7, tingnan mo kung sino ka. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then heir of God. Tagapagmana ka ng Diyos, ang minana mong Diyos. Yan ang anointed one. Yan yung kasimple. Ang sikreto na ito. So, hindi ito makuha sa turo-turo na ganito lang, kapatid. Kailangan maging kamalayan, maging katauhan. Pagkatao. Subukin mo, may magulang ka ba? Malalaman mo kung may magulang ka. Doon sa labas, kung makatawag sa magulang, Pastor, Pastor, o siyempre, Pastor siya. Ikaw rin. Pag nandun ka rin sa church, no? Tawagin na po natin ating pastor, mamahagi sa atin ng salita. Pastor, itawag sa kanya. Pero kung yung dalawa, ha? Lalo na si pastor ay may pera. Tapos malungkot ka. Oh, sabi naman ng daddy mo, oh, baby, bakit? Ba't malungkot ka, baby? Ano ba nangyari? Parang sang damakmak yung mukha mo. Wala? Tapos niya naman, titingin doon sa mami mo. Mami, ano nangyari dito? Ano nangyari sa prinsesa kong ito? Ay, nako, daddy. Takal na rin yung sinasabi naman kasi sa iyo eh. Uy, sorry na. Ano, busy ako eh. May sinasabi pa yan. Bakit ang sinabi? Buti pa rin sa congregation mo. Bait-bait mo. Siya daw, di mo na naalala. Mga pangako mo. Ano bang pangako ko sa iyo? Ano bang pangako? Ay, nako. Gabi na, matulog na lang tayo. Ng mami mo. Ano nga ba? Eh, ikaw nag-iisa kang prinsesita. Hindi matutulog ang daddy mo, sigurado. Hindi ka umimik. Pag hinihiwa ang puso niya. Sige na, baby. Sige na, darling. Sige na. Ano ba? Nakalimutan ni daddy. Ano ba? Pangako mo raw. Ah, unga pala, kuno. Unga. Ayun. Alam mo ba, pagka baby ka ng papa mo, alipin mo papa mo. Kaya sabi ng Diyos, hanapin niya sa King James. Kuya, kuman, Jimmy. Manduhan mo ako. Tignan mo mga baby, pag umiyak na yan, kantarapa na nanay niya. Timpla ng gatas o palit ng diaper. Di lang alam ng mga anak na magulang, lahat ng katuwaan ng magulang, eh, kapag nakita ang mga anak na masaya, masagana, ganyan ang anak. Yan ang anointed one. Pero kung tingin mo sa tatay mo, Diyos, ikaw ay tao, awala. Papatangkin ni COVID. Okay? Nag-estiyan? Simple na, simple. So magmula ngayon, maging kamalayan na tayo anak. Banal tayo ang nakikita o larawan ng hindi nakikita ang Diyos. Kolosa 1:15-16. Kolosa 1:15-16. Kapag ganun, sabi niya, ikaw ang panganay ng lahat ng kapatiran at ikaw ang panganay, ikaw ang simula ng lahat ng bagay. Buti pa, basa tayo ng isa pa. So, gusto ko, samantali na natin to, may time pa naman yata. Dito tayo sa James. O, 2 Timothy ta. Ay, hindi. Hindi, wag.
Siya, James tayo, James, James. Aklat ni Jaime. Jaime Bo Santiago. James! Diyan na. Ito na lang. Dito tayo sa aklat ni James. Chapter 1. James chapter 1 verse, simulan natin. Ito. Ang Holy Spirit nagsasabi dito, ha? Dito sa verse 17 tayo simula. Hanggang 18. Ito yung mga anak, ha? Anointed one. Na pagtumawag sa ama ay Abba, Ama. Daddy. Walang pakundangan, hindi siya basta tatay digong. Kaya po, anak talaga niya ako eh. Eh kayo, nakikitatay lang kayo. Kasi hindi niyo talaga siya tatay. Maraming ganyan eh, na? Ganyan tayo noon. Kaya ang anointing, hindi dumadali, guys. Tingin natin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Verse 17, James chapter 1, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Verse 18. Oh, his own will begat us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Tingnan mo sa Tagalog kung anong pagkasabi. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang manilalang. Ang first fruit dito sa King James Version, the first and the best. The first and the best sa lahat ng nilalang niya. Ikaw ang first and the best at lahat ng nilalang. Ikaw ang salamin nila. Sunod sila sa iyo kung ano ka. Kaya creature is in travail. Kanina sabi ng ating pastora. Diyak. Namimigati na parang mga anak, nagle-labor hindi mga panganak. Dahil hindi na nakikita ang kahayagan ng mga anak, ng mga first fruits, ng mga first and the best. Dahil ikaw talaga tunay na anak, pinanganak ka niyo. Tingnan mo. Lahi ka talaga ng Diyos. Kung hindi maging kamalayan ng sino mang Kristiyano ito, ha? Ang anointing hindi dumadaloy. Yan, nandun ang takot. Nagsasabi lang tayo, pinagpala tayo, pero nakabaon sa takot. Kasi hindi mo pa hawak. Hindi mo alam. Hindi natin napanghawakan na tayo talaga ang first fruits, the first and the best, at tayong larawan ng lahat ng bagay. Nakikita o hindi nakikita. All creatures eh. Ikaw dahil ang the first and the best sa lahat ng kanyang nilalang. Ikaw ang modelo. Kaya kung minsan, nanalangin tayo, kausap natin ang Diyos, o may balita, ang reaction natin ayon sa takot. Kaya, pinagpala na ako, pinagpala na ako. Anong mga salitang pinagpala ko? Hindi sinasabi ng dila yan, kapatid, basta-basta. Kamalayan yan. Kaya pag tumawag ka sa ama mo, Daddy, di ka nga, usap na tayong dalawa. Ganyan! Hindi yung
Kala mo, nagmamakaawa ka sa daddy mo, anak ka ng daddy mo eh. Kaya dumadalo yung anointing. Yan ang anointed one. Kilala kung sino sila. Simple, di ba? Pero hindi natin napupuna. Pagturing natin sa ating ama, parang ibang tao. Pagturing natin sa sarili natin para pang walang koneksyon sa ama. Na ikaw mismo ang kapuspusan mismo ng ama. Tayo mismo tirahan niya. Tayo mismo kapuspusan. Tayo ang nakikita na hindi nakikita ang Diyos. Larawan ng hindi nakikita ang Diyos. Ikaw at ako. Kaya tawag sa ating anak. Tapos tatawagin mo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay likas ng mga kasalanan. Sinigaw na ni Kristo sa krusyal. Para matupad ang sinabi sa Hebreo na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Dahil nangyari ng lahat ng pag-iwan at kapabayaan sa krus. Nung nagkaroon ng kamalayan si Kristo ng kapuspusan ng kasalanan, bigla niya na isigaw, wala nang sabi sa kanya, wala nang turo sa kanya, bakit daw siya pinabayaan at ang tawag niya sa ama niya, Diyos ko. So ngayon, pinanganak na tayo ng Diyos. Pagkausap mong tatay mo, reliyoso ka pa rin ba? At tatawagin mo siya, Diyos ko, Diyos ko, na! Pakandong ka sa daddy mo, lambingin mo at lahat ng pera niya ilalabas niya sa'yo. Lalo na konsensya niyo, puro ka naman pangako eh, isang linggo na ako naghihintay. Kalimutan ko, naku, busy si daddy. Ano nga ba, mami? Ano nga ba ang pangako dito? Yan, kita mo? Huwag na nga, matulog na nga ako. Naku, hindi makatulog ang daddy mo. Sunod-sanda ka na sa kwarto. Ano nga ba? Mami, tulungan mo naman ako. Ano ba sinabi ko dito? Ang sabi mo daw, nung Miyerkules, bibili nyo na yung tinuro niya doon sa Rustans. Ay, ngayon, ano na, Biyernes na. Ay, nakuha nga pala. Bukas, darling, bukas. Puro ka naman si bukas eh. Kita mo nangangatog, daddy mo. Diyan ang anak. Okay? Daddy, Aba, salamat po. Anointed kami. Na wala kaming bahid pagdududaman lang na lahi mo kami. Tunay mo talaga kami, anak. Wala kaming alinlangan ni Katiting na anuman ang hilingin namin sa iyo sa pangalan katauhan ng iyong anak na kami dahil buhay Kristo kami. At si Jesu Kristo ang aming katauhan. Lahat hindi pa nakikita sa mundo, ipapakita mo. Dahil tunay na nalaman namin lahi mo kami. Anak at ama ang usapan. Thank you, Father. Thank you. Simple. Yung nakita namin ang mali kaya itatama na namin ngayon. We bless you, Father. Thank you. We glorify you because you have given us your glory. At marapat lang magkaroon ng cycle ng glory. Walang katapusan. Father, Abba, Daddy! Thank you. We love you. Sa pangalan ng aming katauhan, walang kaduda-duda na si Kristo Jesus. We love you. Amen! And just a bit again, we dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth! And we bless you. Guys, I hope you get it. Very simple. Pero yan ang sikreto ng anointing. Alright? I love you.